okay, meron kang budget na 30,000 pesos. Tapos ang hinahanap mo mountain bike is yung pang-casual at saka pang-occasional trail rides. Kung gagamitin mo rin to pang mga errands or bike commute, pasok na rin ang build na to. In this video, we're gonna have a virtual build. Magbuo tayo ng hardtail mountain bike na nasa around more or less 30,000 pesos yung budget. Here it is. Kumusta mga kapadyak? Jer Victor here. Maraming salamat sa panonood. 100,000 plus, ito na. Technically, this is season 3 of this channel because I started this at around August 2 years ago. And then yun yung naging consistent na ako, and first year yon nung anniversary ko nung na-aksidente. And then season 2 was the time that I visited and raced in general na car kung saan ako na-aksidente nga. And then come August 2020, ito na yon season 3 na. Wala masyadong ganap, wala masyadong pasabog dahil nga nasa MECQ tayo. For now, bike for necessities muna. Okay, naghahanap kayo ng mga piyasa ng bike. Ang gusto nyo, nasa around 30,000 pesos. Pwede nating dagdagan or bawasan yung budget, depende sa mababanggit nating mga piyasa. Ang mga imi-mention ko rito mga prices ay SRPs, hindi yung sale na price. Kaya kung gusto nyo mga discounts or any other special offers ng mga shops, feel free to look around. Tapos check nyo na lang din kung ano yung mga i-offer nila. And then, pag once na natapos na yung pandemic, pasok na rin to para sa mga recreational rides. Bago natin simulan, magpapakilala muna ako. My name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos about tips, reviews, events. Dinodocument ko rin yung mga long rides ko. Pero for now, wala pa. So, refer na lang kayo dun sa mga previous videos ko before the pandemic. Kaya kung gusto niyo yung mga ganda classic videos, consider subscribing and tick the bell button para ma-notify kayo agad. Ayan, simulan na natin. Okay, actually meron akong frame na nagustuhan. Nung pumunta ako sa 420 bike shop, tumingin-tingin ako doon ng mga mountain bike frames na bagong release sa shop nila. And ang nakikita ko, yung para sa akin nag-stand out is yung very simple yet appealing na Mountain Peak Ninja 2. Binanggit ko doon sa dating video na yung Mountain Peak Ninja 2, nagkaroon sila ng unang release noon na quick release, yung dropout. Ngayon naman, yung pinaka-standard na release niya, naka-true axle na. And then ang kinaganda pa dun sa true axle version, interchangeable yung dropout nun, pwede mong gawin for quick release. So yun yung pipiliin natin. Kasi bago ko banggitin yung ibang piyasa na to, yung mga parts kagaya ng fork tsaka ng hubs for QR. So ito na yung frame natin ngayon na ipo-focus is Mountain Peak Ninja 2. So maraming choices ng colors, merong red, merong silver, merong gray. So gusto ko mag-lean sa mga around silver or gray na version, pero kayo nang bahala. Yung routing nito internal na din, aluminum alloy, nasa around 2.1 to 2.2 kilograms yung weight, tapos tapered na rin, so updated na siya. Sizes available, ang nakikita pa lang small saka medium, so inquire na lang kayo if ever magkakaroon ng large. Pero most probably naman meron yung ibang stocks, depende sa shop so feel free to look around na lang. And then, wheel size compatible, this frame is for 27.5. So yan, 27.5 muna tayo ngayon. 6,500 pesos yung SRP ng frame na to. Okay, so may frame na tayo. Yan na, it's Mountain Peak Ninja 2. Gumawa na ako nito yung XC Mountain Bike build na 40,000 pesos. Pero ang gagawin ko rito sa version na to is mas mababa siya ng konti. And at the same time, maraming room for improvement and maraming ding opportunities for adjustment. So babagitin natin yun namaya. Yan, so anong babagay na fork dito? Itong napili ko. Previously, ang ginamit natin is yung Epicson, nasa around 7,500 yun. 6,000 to, nasa around 6,000 to 7,500 yung Santor Epicson. Pero ngayon, medyo i-up natin ng konti. Given yung budget and at the same time, quality na rin yung gusto ko sa suspension fork para dito, you can go for Manitou Marker. Bakit Manitou Marker? Kasi hindi ganun kakapal yung stanchions niya. Usually, nasa 32mm yung mga suspension forks. Ito naman, 30mm lang. Ang travel naman nito 100 to 120mm. Ang maganda pa rito, air suspension na, tapos magnesium pa ito, kaya talagang quality na. And similar to the Epicson, meron din siyang rebound adjuster sa ilalim. For quick release skewers, para dun sa mga budget hubs. And then, para pasok sa frame natin, tapered na rin to, 27.5. Sa tingin ko yung design nito na black na may accent na red, yung signature naman ito na design, pasok para sa frame na to. Tingnan natin kung anong pwede nating malagay pa. So meron na tayong fork, this is Manitou Marker, this is 8,000 pesos naman. Ngayon naman, ang titingnan natin, group set. Sa group set, we're on a budget, medyo tight, 30,000 pesos or more or less. Ang makikita ko rito is Shimano Alivio M4000. Okay,
M4000, meron dito yung latest eh, yung M3100. Impressed ako sa features ng gear set, kaya lang medyo nakukulangan pa ako pagdating sa design. Lalong-lalo na sa crankset, kasi ang ginawa ng Shimano, parang dinerive from non-series yung crankset eh. Yung logo ng Shimano yung nakalagay, hindi yung pangalan ng series, which is Alivio. Kaya para sa akin, medyo yun yung naging downside. Though wala namang problema, pero syempre naka-series na Shimano ka, might as well sana ginawa na lang Alivio yung nakasulat. So ngayon, since wala pa namang difference sa number of speed, lean muna tayo dun sa older version, which is the M4000, and then kunin natin yung black na version. Kasi yung mas lumang version nito, yung gray, and then naglabas naman yung kulay black na matte. So Shimano Alivio, 9-speed ito. So option is 2x9 saka 3x9. So in this case, since for commuting din to, bukod sa pagte-trail, gawin na natin 3x9. Ang kinaganda pa rito, pwede na natin kunan ng hubs para hindi na natin problemahin. So yung Shimano Alivio group set with hubs na to, ang SRP nito, 8,500 pesos. Okay. Ayan, kompleto na tayo sa frame, sa fork, saka sa group set. Tapos may hubs na rin yung group set, kaya good na to. Ngayon naman, focus tayo sa wheel set. Unahin natin sa rims. Ang nakikita ko rito is Saturn Titan. Ang Saturn Titan, good na to for cross-country and at the same time, commutes na rin. Gamit ko tong Saturn Titan sa beta ko na hybrid bike. Itong hybrid bike na to, derived siya from a mountain bike. Tapos naka-rigid fork and then naka 700C tires on a 29er rim. Tapos meron din itong 27.5 version, yun yung ilalagay natin sa bike na to. Yung rim width nito manipis eh, 19mm lang yung inner and then the outer rim width is 25mm. So pasok na to. Yung akin pasok yung 38C na commuter type of tire. Kaya ideal na din talaga to for casual mountain biking, bike commuting, or weekend rides na rin. 32 holes na rin to and the SRP 1,400 pesos. Spokes. Sa spokes naman, kung ano yung ginamit natin dati, yun din yung gagamitin natin ngayon. Kasi isa to sa mga budget na spokes, natiwala na rin. This is Aerowick. Aerowick, 450 pesos yung isa. So kailangan natin ng pair nito with nipples, 900 pesos. So meron tayong rims, meron tayong spokes, pwede natin ikabit kasama yung hubs na Shimano Alivio. Ngayon naman yung gulong. Ang nakita ko rito na budget, pero sulit na rin, CST Jackrabbit. Ngayon, dalawang klase yung nilabas dito, yung wired saka yung folded. And para mas makatipid, para pasok sa budget natin na more or less 30,000 pesos, gamitin muna natin yung wired. So CST Jackrabbit, gawin na rin natin skin wall kasi pasok eh, sobrang bagay dun sa stealth version ng frame. Thickness 2.25, kung yung folded version nito nasa around 2,500 or 2,600 pesos pair, ito naman 1,500 pesos pares na rin, so mas mura. Okay, ikakabit yung fork, ngayon naman ang kailangan natin is headset. Sa headset, ang nakikita ko rito, para terno na rin sa frame, Mountain Peak na rin. So Mountain Peak headset, meron sila for tapered. Cockpit, para tipid, mag-package tayo. Good thing ang MOB meron sila yung nasa isang lalagyan na. So stem, handlebar, at saka seat post in one. So naka-package na yon, tapos ang SRP nito, 1,500 pesos lang. So good na kasi tatlong components tapos yun yung pricing. Marami rin choices sa kulay ito eh. Meron white, meron gold, meron kulay blue. Pero syempre, para ito meron no, kukunin natin yung kulay itim. Straight handlebar, tapos 80mm naman yung stem. Ayan, ang bilis lang, meron na tayong component. Magkano na pa lang yung ginagastos natin. Ngayon naman, wala pa tayong upuan. Lagyan natin ang saddle. Ang nakita ko mura dito, na below 1,000 pesos, is Labici. Labici, kulay itim din. Matte yung finish nito. Tapos, yung Labici na logo is glossy. So, hindi ganun kahalata, hindi loud yung design, which is what I prefer. Racy din yung profile, slightly hindi siya ganun kalambot, pero somehow komportable pa rin. Nakapag-try na ako ng Labici na saddle, tapos hindi naman mako-compromise yung comfort nyo. So, Labici saddle, nasa 700 pesos lang to. Okay, handlebar grips, may nakikita ko rito ang mura. Ang concern na lang is humanap nung ternong kulay para dito. Ang nakikita kong pwedeng kulay ng grips is pule. Just to match the accent of the Manitou fork, kasi yung M niya kulay red din. And masyado nang naging itim yung dating. Ang naging accent color lang or yung nag-pop up na color lang dito is yung sa skin wall eh. So lagyan natin ng konting accent na pula. This is Fabric. Fabric, isa sa mga trusted na brands na to. Yung naging cageless bottle ko, Fabric yung tatak nun. And gusto ko yung kalidad nila. So ngayon, lagay natin yung grips na Fabric sa handlebar ng MOB. Ang SRP nito, 400 pesos. So yan, murang-mura. Ayan, natindig na natin yung bike. Meron na tayo ng mga piyasang dapat.
Ngayon naman, ipipedal na lang. Dalawa lang kailangan natin dito eh. Sealed bearing tsaka aluminum na. Kasi pag yung mga nylon or yung mga plastic type na, na pedals, yung mga libre sa mga belt bikes, nadudurog ka agad yan eh. So diretso na tayo sa aluminum. Ang nakikita ko dito, para terno-terno sa bike, Mountain Peak din. Mountain Peak, meron sila yung kulay pula din yung spindle eh. So pwedeng pang accent color na rin dun sa handlebar grips tsaka dun sa Manitow na fork logo. Decent na rin yung pins para mag-hold sa sapatos, walang dulas, lalo na pag sabasa. And most importantly, sealed bearing na rin para sa all-weather conditions. Yung SRP naman nito, 1,100 pesos lang. May pares ka na pedal. Okay, so yan, nabuo na yung bike. Tapos hindi ko na rin nilagay dito yung mga miscellaneous kagaya ng rim tape, ng mga spacers, pati ng mga cable housing. Pero all in all, sa mga nabanggit na to, aabutin tayo ng 31,100 pesos. Okay, so this is it, Mountain Peak Ninja 2, halagang 31,100 pesos. Meron ka ng Shimano Alivio, naka Manitow Markhor ka na, tapos skinwall ka pa na 2.25. Ito yung final build. Ngayon naman, kung gusto nyo namang i-improve, ito yung suggestion ko. Pag kunwari, eventually, after ilang years, nagkaroon na kayo ng budget, gusto nyo mag-upgrade ng fork kasi gamit na, pwede na kayo mag-switch to true axle. Kasi yung dropout nito, interchangeable from true axle to QR or vice versa. Yung Shimano Alivio, para mas tipid, pwedeng mag-upgrade kit na lang ng Shimano Deore. Pwedeng i-retain muna kasi since maganda naman yung itim na design ng crankset ng Alivio, eventually, upgrade kit na lang for 10 or 11 speed. Pero kung nag-budget kayo, go for 10 or 11 speed na whole group set na. Sa gulong naman, you can go straight into folded tires kung meron kayong extra budget. Pero yun nga, gaya dun sa nabanggit na bike build, nasa around 30,000 lang yung pera for now eh, in that situation. Pero let's say meron pa kayong extra and then go for folded tires. Kasi better talaga yung rolling nito, less rolling resistance, at saka mas madali pa siyang tanggalin saka ibalik. Moving parts kagaya ng headset saka ng hubs. Yung Mountain Peak wala namang problema dyan, pero definitely mag-wear and tear yan. Kung nagkaroon kayo ng extra pang budget, yung talagang gusto nyo ng premium brand and premium performance, quality, and at the same time, hindi ganun kataas yung presyo, go for Cane Creek. Ako na, Cane Creek ako. Almost magpa 4 years na, buhay na buhay pa. Kesa yung nadudurog yung mga bearings eventually. Ito, maintenance lang, linis lang, tapos good na good pa rin. Pero for now, gaya na nabanggit, given that budget, we can still settle for Mountain Peak, walang problema. Okay, so given the parts and given the budget, definitely marami pang opportunities for upgrades. Ito naman para sa akin, this is a satisfactory build based on the price. So sa halagang 30,000 pesos, makukuha mo na yung quality ng Shimano Alivio and at the same time, yung performance ng Manitow. And then pasok na rin sa updated version ng Mountain Peak Ninja. Yung ganitong build, pwede nang tumagal sa inyo yan. And nasa inyo na yan kung mag-upgrade kayo or hindi muna. So that's our latest 30,000 peso bike build for mountain bikes. And then next time, gawa naman natin ang road bike. Kung may mga bike parts pa kayo or mga accessories na sa tingin nyo is pasok sa build na to, type nyo na rin sa comment section para sa mga kapadyak natin na naghahanap ng mga pyesa at saka para din makompare yung mga prices. Magkaroon sila ng iba't iba pang options. Bago tayo tuloy magpaalam, ipapaalala ko lang din na 3 days na lang bago matapos yung 100,000 subscriber giveaway special natin from MOB Philippines. So kung di pa kayo nakasali, ililink ko sa description kung paano yung mechanics. And i-announce ko yung winners on Friday sa mga social media sites ko. So sa Instagram, sa Facebook, at saka sa community page ng YouTube channel na to. And then sa Monday naman, gagawin ko na rin ng video yung announcement ng mga winners. Hindi lang yan yung giveaway na mangyayari ngayon. I think it's time for me to give back. Sabihin ko na lang din na I'm trying my best na maging sunod-sunod yung giveaways pagkatapos nung isa pa. So after nitong 100,000 giveaway special, meron pang 100,000 subscriber giveaway special from Neo Sigma naman. So alam naman natin kung ano yung mga brands na kinikerry ng Neo Sigma dito sa atin. So magkakaroon tayo ng isa pang giveaway. Pero ito, isa lang yung mananalo. And then, I also partnered with one of the biggest companies na nagpo-push na rin sa cycling community. So, abangan nyo na lang, i-announce ko na lang din. And may mga i-introduce ako soon, pati na rin yung mga giveaways that is tied up to that brand. So, if you're looking forward to it and hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa channel na to. Tell your family and friends, yung mga kaibigan nyo nagbabalak magbisikleta, para sa inyo at saka para sa kanila tong channel na to. So there will be more videos like this next time. Road bike naman, check natin kung saan budget. Magsisimula ako sa 30,000 talaga. That's the most affordable and most practical and at the same time quality na pwede nating mabigyan. Kasi pag 20,000 pesos and below, might as well mag
mag-built bike na lang muna. So 30,000 pesos pataas, so 30 to 50, even 60,000 pesos, pwede natin gawin yan. So that's it, thank you for watching. Maraming salamat sa suporta at panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo ngayon. Check the bell button para ma-notify kayo kaagad. That's it for today. Ride safely.